إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله ang huling binigay natin na usapin sa mimbar na ito sa huling pagbigay natin ng khutba ay kung paano ang pagpili ng pinuno, kung paano ang pagpili ng leader according sa pananaw ng Islam. At hindi tayo gumawa ng ating sariling katangisip, kundi ang inilantad natin ay kung paano nangyari ang pagpili sa mga Al-Khulafa ur-Rashidun. Sa apat na mga pinuno na kilala na si Abu Bakr Siddiq, at saka si Umar bin Khattab, at saka si Uthman bin Affan, at si Ali bin Abi Talib. Sapagkat mismo ang sugo ang nagsabi ng kanyang, sa kanyang hadith, Alaykum bi sunnati wa sunnat al-Khulafa ar-Rashidin. Kayo ay dapat na mangangapit sa aking sunna, at ang sunna, ginawa niyang sunna, binigkas niyang sunna, ang mga apat na khulafa, which is si Abu Bakr, si Umar, si Uthman, at saka si Ali. At doon natin naitigil ang ating usapin sa pagpili, ang nangyaring pagpili kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Binanggit natin na ito'y nangyari sa pamamagitan ng consultation. Nagkonsulta si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa mga malalaking sahaba na tulad ni Uthman bin Affan, at tulad ni Abdurrahman bin Auf, at tulad ni Usayd ibn Khudair, at tulad ni Sa'id ibn Zayd. At ang liban pa sa kanila, lahat sila ang tanging ibinigay na idea kay Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, ang dapat na piliin ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Kaya nangyari ang una sa pagiging sa pagkonsulta ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pangalawang hakbang na ginawa ni Abu Bakr ay gumawa siya ng sulat na iniwan sa mga tao na ito ibasahin sa harap-harap ng mga tao sa Madina at gayon din sa mga lugar sa pamamagitan ng mga hukbong sandataan na nakapalibot sa mga lugar na ito at ipinag-utos ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na ito ibasahin sa harap nila. So meron pa tayong natitirang mga hakbang na ginawa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Pangatlong hakbang na ginawa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay kinausap mismo si Umar ibn al-Khattab. Kinausap niya si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Sa tingin niyo, natuwa si Umar? Sa tingin niyo, kusang loob na tinanggap ni Umar ibn al-Khattab, hindi niya ito tinanggap. At sinabi niya, humanap ka ng iba at ibigay mo sa kanila. Pero si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay pinagbantaan si Umar. Nasabi niya, dapat na ito tanggapin mo. Kaya walang nangyari si Umar ibn al-Khattab, kundi ito ay tanggapin. Hindi lamang ito, at meron pang hakbang na ginawa si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, at yaon ay ipinarating mismo sa kanyang mismong bibig. Mismo nagsalita si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na ang kanyang inappoint, ang kanyang itinalaga bilang isang khalifa ay si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. At ang kanyang sinabi, atardawna bima astakhlifu alaykum fa inni wallahi ma alawtu min juhdi ar-ra'i wala wallaytu dhata qaraba wa inni kad istakhlaftu alaykum Umar ibn al-Khattab fasma'u lahu wa ati'u faqalu sami'na wa ata'na. Sabi ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, gusto ba ninyo na ako ay mag-iwan ng isang khalifa pagkaraan ko?
sapagkat ako, sabi niya, ay hindi ako magkukulang na gawin ko ang lahat ng aking makakaya sa aking sariling opinion at hindi ko itatalaga ang sino man na aking kamag-anak. Si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay nasa angkan ng Quraysh, pero ang kanyang pamilya ay pamilya Taym. Pamilya Taymi si Abu Bakr. Samantala ang kanyang in-appoint ay si Umar na pamilya Adawi. Wala silang ugnayan, pero lahat sila ay sa angkan ng Quraysh. Ako, sabi ni Abu Bakr, ay iniwan ko sa inyo si Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, kaya kayo ay makinig sa kanya at sumunod sa kanya. Ang sabi ng mga tao, kami ay nakinig sa iyo at kami ay sumunod sa kung anuman na iyong sinabi. Pagkaraan nito, ang ginawa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay nanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kanyang sinabi, Allahumma wallaytuhu bighayri amri nabiyika walam urid bidhalika illa salahahum wa khiftu alayhim alfitna wa ijtahadtu lahum ra'yi fa wallaytu alayhim khayrahum wa ahrasahum ala ma urshiduhum wa kad hadarni min amrika ma hadar fakhlufni fihim fa innahum ibaduk. Ito ang iniwan na dua ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Ang sabi niya, Ya Allah, ako, sabi niya, ay nagtalaga ng isang pinuno nang wala sa utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang nais ko lamang ay kabutihan. At natatakot ako na kung hindi ako magtalaga ng isang pinuno ay magkaroon ng fitna sa pagitan nila. Kaya ako ay naghangad ng kabutihan at ginawa ko ang abot ng aking makakaya at ang itinaga ko sa kanila ay alam kong pinakamabuti sa kanila at ang alam kong pinaka nais na mapunta ang mga tao tungo sa matuwid na landas. Kaya ang iniwan ko sa kanila ay si Umar ibn al-Khattab at dumating na sa akin ang aking kamatayan. Kaya, Ya Allah, ikaw na lang ang bahala sa kanila sapagkat sila ilipin mo na rin. Pagkaraan nito, ang ginawa ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ay binutusan si Uthman bin Affan na basahin ang huling habilin at kinuha ang kanilang bay'a. Nang nabubuhay pa si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, kinuha ang kanilang bay'a, pangako na sumunod sa kung anuman, kung sino man ang kanyang napili na leader sa kanila. At ang inutusan niya na basahin ito ay si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu at nilagay pa niya ang kanyang seal. Seal ni Abu Bakr doon sa sulat na ito at inutusan si Uthman bin Affan na ito ay basahin. At ang sinabi ni Uthman, sabi niya, Atubayuuna liman fi hadal kitab? Faqalu na'am. Faakarru bidhalika jami'an waradu bihi. Mga pari ko sa Agama Islam, niyaba inanggula sa kumikina pamili kani Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu. Napagambagan ay nanokit sa tiwikibasa consultation. Kinumonsulta si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa kanong mga masla asahaba. Si Uthman bin Affan, si Abdurrahman bin Auf, nandun si Sa'id bin Zaid, nandun si Usaid bin Khudair. Nalangon nila, nanyaning kadalo, na dala makadet ay ibatalang ka akunutan sa lakaw sa kanyang Umar bin al-Khattab. Uwan, ito ba ilangon? Akadalo, ng mga enten, akinun sultan ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Uriyananin, nasinmulan si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu sa mapayag kinasulat sa inetabo ni Luba i enten i natanto a khalifa sa kanyang uriyananin na binatya sa kanong kasangulo ng Madagla Taulo sa Madina. Nantupang kainipapet sa kanong mga sundalo ni Abu Bakr Siddiq lusa kanong mga dalpa adiyo sa Madina. Na, dapon masukul si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu lupa. Kagunaso na pasa di meto ba na inipatawagin si Umar. Sa tigin siya, samaya, naska ibaga point ko. Na, mga pagkari kong ikenul, na kaya ginawa ni Umar? Da, taman sa nalabit tanong is si Umar na dako tigin madsinganay imumbal ko kunutan apya na kesa sa inidua ko sa magidjani malamag ataw kamagabi dako tigin kaninya inya o gantik Abu Bakr bilin kataliman na ingat katigin na nadaan ang gula ni Umar niya tabiya na mataliman uli na nun to na pendalo si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na na sa kanin mismo i minatya sa kanul kanin ay initabon sa kanul madakataw sa nyanin pindalo natigin siya kakadiliniano inten iitabong usal kanu akonutan
kasaki na di kong kulang italipundako sa kanu, su makagapya sa kanu, akatawang ko a itungan amapya. Na, sa buna-buna sa laki na di ko niya ingay sa kanu niya, apusto niya agarbakan, i adan kapagari kulung. Kasi Abu Bakar na Quraysh, ugeda siya sa kanin sa kanu pamilya Taimi. Na si Omar na Quraysh pun, ugeda siya sa kanin sa kanu pamilya Adawi, na mawatan ikapagarihan nila, mawatan na buna. Nanto ba, di ko pamilintik Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ipagari ko. Ka, niya ko pamilin ng 10 imakadet sa kanun niya ba agarbakan, na niya ko pamilintikin kahanda, initabon sa kanun, na si Omar ibn al-Khattab. Nakagina kami ito, na pagkikinag ganun sa doi, dalunin, nandupalitiyara kanun. Lang ng mga sahaba, niya niya ng kandalo, na uway Abu Bakar. Nakikinag kami, nandumalitiyara kami, sa kanun daw-daw, a nalilinyanan ka, ay tabunan ka, akonutan, sa kami sa kanu ulinano dalakan dapat masukul si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kami duas kanin sa Allah taala sa nyanin doa na nyanin mana natigin siya ya Allah samaya tigin di Abu Bakar na ni aku ipensambi sa laki a khalifa ina point ko na dalam maka ujat sa kanu kasugono nabi nengka uy da maka ujat okay na kagini ni aku kahanda na na suka gapiano marakala tau nandu ini kagirku ima sugat sira na fitna ka kamar ini apa gagawan na fitna uai na uget tigin na linan takangku sundo taman inagaga ku na nyaku na pamili na sunten ikalangan kulun a pinakamapya sarkaniran na samaya na kena kurmok sia sa dunia na kagina kami tadi Abu Bakar karnangku ya Allah na na sekarang ima tau sarkaniran kasiran na mga uripan ka na urianan to na inisugo ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu ikabatya sa kanu pasad akinwanin sa kanu madakalataw sa nyanin sinugo amatya kanunto apasad na si Uthman ibn Affan radiyallahu anhu sa nyanin dalun ni Uthman natigin siya niyaba sa sulat pa niya at tinumbukan mismo ni Abu Bakar Siddiq as-Siddiq radiyallahu anhu nangin to kalinyano indoyan na kasulat siya ba namunot kanunan tigil Uthman nalangun utaw natigilan siya uway sang kami rin ba nakagina kami ito nalangun ilan na naging bunal sa kanundaw anak katabon ni Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Na, dapon masukul si Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu. Ka, su timpo, no, kapandalunin din na bunal, na na inisugunin ikabatya sa kanunyaba, pasad sa kanunyagban sa kanin, sa nyanin maanan na kinuha sila sa bay'ah. Pasad. Nabi pungkulantan no bay'ah. Na namimbay asulang ng mga sahaba sa tuntunan nila sundaw anak atutuma ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Gunaso minate si Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu na darin bay'ah. Kagina napasa din sa kanutimpo at ibiyakpan sa kanin. Inyanin nakatabon na si Omar. Na niyabo pinggulan ni Omar kina Khattab radiyallahu anhu na automatic pinggulanin sugalbakan a upama ng isa sa kanin a leader. Na, kagina kami itong mga pag-ari ko na niyaba inanggula sa kamukinang pamilya ni Omar bin Khattab. Naukit sa consultation. Nandupang ka uliano consultation na inappoint sa kanin ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Nandupang ka binatya suntu a kinaappoint sa kanin Omar bin Khattab radiyallahu anhu sa naupakatan ng mga sahaba nandu na kinagilan nandu nakapangimbanal sila. Nakagina kami ito. So lango na inukit Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kapamili sa kanong pindalawa khalipa na nang mapiagin. Kana kaudzad sa pindalawa consultation. Na consultation, syura na kaprinyaba sa kanong pindalawa rukun. No agama Islam sa kanong kapamili sa kanong ten a kaunutan. Untupang ka aming kamakwaran sa pindalawa consultation na mapakay banto su leader na tamanto sa ten itantunin at higin siya. Niya kung napamili ang mga tao na niya sa kanu uriano kina konsultanin sa kanu madakla tao. Now again, na consultation na niya na makambida-bida. Kagina sa tuwa tempo, nang bida sa kuna tempo. Bida sa kuna tempo, again, na asal ka makonsulta sa madakla tao, labi-labi rin sa mga kangunutan, hindi sa kapagayan ni pagitungin, nakaparinamba sa kanu pamando no agama Islam sa kanu pindalo at kapamili sa kaunutan sa maya ba sa pinggula ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyakum bima fihi min ayati wa dhikri al-hakim aqulu ma kad sami'tum wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Wa ashkuruhu tabaraka wa ta'ala faqad ta'azzan biziyadati liman syakar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu walau kariha man asyraka bihi wa kafar. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Asyafi'u fil mahsyar yawmal ba'thi wal hasri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa ma'asyar. Wa ala ta'ali lahu bisan ma'badul badru anwar. Ibadallah. Labi tentanu iwasiyati Abu Bakar Siddiq. Bina kama piya awasiyat. Ini tabung sarkitanu. Unaso na appoint si Umar na ini singles kanini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sana ni pindalo na tegen siya Umar siaka ikagirik ka sa Allah taala ato batiantan muna i wasiyat Abu Bakar ni ittaqillah ya Umar wa alam anna lillahi azza wa jalla amalan bin nahar la yaqbaluhu bil lail wa amalan bil lail la yaqbaluhu bin nahar wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'adda al-fariidha wa innama thaqulat mawazinu man thaqulat mawazinuhu yawm al-qiyamati bittiba'ihim al-haq fi ad-dunya wa thiqaluhu 'alayhim wa huqqa limizanin yudha'u fihi al-haq gadan an yakuna thaqilan wa innama khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu yawm al-qiyamati bittiba'ihim al-batila fi ad-dunya wa khiffatihi 'alayhim wa huqqa limizanin yudha'u fihi al-batilu gadan an yakuna khafifan. Ni abi wasiyati Abu Bakar kani Umar. Umar digin ikairik ka sallallahu ta'ala. Nandu sabutika ni sallallahu ta'ala na adan salkanin. Adan salkitan mga manusia igal pekan apara sa malmaga. Tadi mata lima magabi. Ni abi sakitalo ka umat kan sunna. Na adan gal pekan apara sa magabi tadi ni tadi mansa malmaga. Mano pa makapuasa? Na kapuasa malmaga di kana magabi. Di mata lima toba. Na di tadi mano Allah taala isunnat niya tabian na makauna sa parado. Gonay parado untuk pana sunnatan. Na niya kinagkogata timbangan ng mga tao a moga ti timbanganin ang mga mapiyalo sa gaymori na sabab sa kinauno tilan sa kanubanta. Na niyawan kinagkapagkag no timbangan ng mga tao ang mapiya sa kanu kinatimbang no sa gaymori na kaginanyan inunutan na subatin. Subatin. Uway. Na sabab lo na patok sa kanu timbangan na may ito ba ipagkogatanin subanta sabab sa kanu kinaunod kanu mapya nanuga pagkag sa timbangan sabab sa kanu kinaunod ng tena tini mangigal bakanin sa kanu mawa upama tigi Abu Bakar labi tun Allah taala sa mga tao sa surga na yadi din nabit na suka penani dan na inampun suka bakanilan amawa na aminka labi tun ini apa na nyaka ang giginawa tigi Abu Bakar sa kani Umar nakagilikan ako sa di ako makuyog sa kanila. Amin mo nam, kanya labitin Allah Ta'ala sa mga tao sa naraka, na niya nilinabit na sabab sa kung nagkawagan ng galba kanila. Na dama ka lima sa kanila sa galba kanila ang mapya. Na amin ka malabitin to ba, na niya kadalo, tigi Abu Bakar, ya Umar, na na kagilikan ako sa arinan to na luwa ko po makamu. Na sabab lo, na malimur ka sa pitalo, ragba, ngurah ba. Kali ini sa kanupasan Allah Ta'ala mapya nanu kagirik sa kanupasan Allah Ta'ala ang mga mawag. Uy. Na. Amin ka parihalan ng katika Abu Bakar siniaba usiyat ko. Ha? Nana niyaka dan kagkalinian. Apakah umasal ka? Apakah tingkuma adala pagkainan ng kalun? Nasupit dalawa kapatay. Amin mo naman kadiyang-diyangan ng kasuniaba usiyat ko. Nadadan pinakamakagirik agapangatanan ka. Adiyo sa kanong kapatay, adin ka mong magagatamulag. Nakagina kami ito tigin, nana, parihala ka, sunyaba, ausiyat ko, tigi Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Nindan ang kapya ausiyat. Pinatarmanin piya sa kanong pagkatundog a leader, so ikaisa, nana, so pindalo, a, upama, nakaunot sa bantang, nando katagag sa kanong batin. Nando, kandaman, imatay tanong na magnamisin daw, matay tanong. Kandaman ka so tao sa surga, na niya kinagkogato kanila ng galbakan na sawap sa kanong galbakan nila ng amapya na sa mga tao sa naraka niya kinagkapagkaw galbakan nila ng amapya na kagina niya rin inunutan na supit dalo abatil na turun ba iiningkukulin Abu Bakar na niya katigin ang ate na sukapatay ng ka kaaming ka mapya na di ka mang kagil ka gada aming ka mawag galbakan ka na magilig ka matay na niya ba iusiyat Abu Bakar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sakani Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu sakani ulian dan nu kina tambi dilan sakani pitdaro a kina kam fa Allah muwalli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana wajal wilayatana fi man khafa wattaqa wattaba ridaka ya rabbal alamin.